siyempre, sa love song na awit. Pero, parang isipin mo mula yun sa love song na awit. Pero, totoo pong sinabi yun ng Lord. Sinabi talaga niya yun. Sige, buksan natin sa aklat ng Isaiah 41:4. Ang sabi niya, ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko gaya, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Sa ibang klase po yung kataga na binitawan dito ng ating Diyos. Sapagkat sinabi niya na kahit na pumuti na yung buhok, at sa iyong pagtanda. Binanggit pa yung pagtanda, hindi lang yung pagputi ng buhok. Kasi maraming pumuputi ang buhok, hindi pa matanda, no? Kaya sobrang so specific po ang Panginoon. Sobra po siyang specific, sobra siyang talagang intentional yung kanya pong sinasabi. Sobrang intentional na sasabihin niya na, okay, ako ay nag-aalaga sa'yo, nag-iingat sa'yo, nagmamahal sa'yo, nagmamalasakit sa'yo. Kahit pumuti na ang buhok mo na bata ka pa, at sa iyong pagtanda. So yun po ang wika dito ng atin pong binasa mula po sa aklat ng Isaiah. At kung saan po ang sabi niya, dahil ako ang lumikha sa iyo, kaya tungkulin ko na ikaw ay alagaan, ingatan. So ibang klase po yung katagang ito na kanyang sinabi, sapagkat ito yung kanyang pangako mula pa noong nagsimula, nalikhain ang langit at lupa at yung tao na kanyang nilikha mula kay Adan na kung saan kanyang inibig, kanyang minamahal. At mula pa sa pasimula po, yun po ang intensyon ng Panginoon. Hindi para po tayo ay alipinin. Marami pong tao na nagsasabi, ay gusto lang ng Diyos ang pera ko. Kaya gusto niya pumunta ako sa church. Maraming tao nagsasabi na gusto ng Diyos na ganito. Kaya hindi ako susunod. Marami pong tao na nagsasabi na kasi gusto ng Lord, sundin ko siya eh, kaya yun, hindi ko ginawa. Sinunod ko yung gusto ko. Pero gusto kong makita po natin dito, sumunod ka man o hindi, ang pangako ng Diyos ay nananatili. Sino lang ang apektado? Ang apektado, ikaw lang. Ako lang ang apektado. Magpasya man ako na hindi sumunod, hindi apektado ang Diyos. Sapagkat ang sinabi niya ay sinabi na niya. Hindi po ito nagbabago. Hindi po siya magsasabi na, sayang, sinabi ko pa man din sa iyo yun. Hindi siya apektado. Bakit po? Sapagkat ang dahilan kung bakit niya nilikha ang langit at ang lupa, dahil siya ay nasisiyahan. Natutuwa siya. Masaya siya na nilikha ang langit at ang lupa. At sobrang saya din niya na nilikha ang tao. At ang sabi niya rito, dahil siya yung lumikha, kaya't siya ay magmamalasakit, tungkulin niyang magmalasakit, tungkulin niya na tayo ay alagaan, tungkulin niya na tayo ay kanyang sagutin sa ating mga dalangin. So minsan po hindi natin alam yung side na to. Minsan alam mo pero nakakalimutan mo sa dami ng mga nangyayari sa ating buhay. So meron akong best friend na ang sabi niya sobrang parang ayaw na niya, parang pagod na siya. Minsan hindi na siya, wala na siyang lakas pumunta sa church. Kapag Sunday, parang gusto na lang niyang matulog. Dahil para siyang nauupos na kandila. Pagod na pagod siya sa dami ng kanyang iniisip. Dahil napakadaming responsibilidad na kanyang iniisip. Plus, pinoproblema pa niya yung may problema pa rin sa para sa kanyang sarili. So iba pa yung problema sa pamilya, iba pa yung problema sa trabaho, iba pa problema sa sarili. So ibang klase, tambak-tambak, tapos sabi niya sa kanyang sarili, lumalaban naman siya pero parang nahihirapan siyang isipin yung mga bagay-bagay na kung saan na napakahirap isipin at hindi maubos isipin yung mga isipin. Meron bang ganong nakakaranas dito? Isip ka ng isip pero wala namang iniisip. May ganon? So ganyan siya. So, pero siya marami talagang iniisip. Hindi yung para lang na para baliwala, hindi ganon kundi siya ay too responsible. Sobrang responsable siya sa kanyang buhay. Responsable sa mga responsibilidad na inatang sa kanya. At mga trabaho na binigay sa kanya. Sa kanyang job. Na kung saan po napakatindinan, napakadami. At sabi niya, feeling niya, sasabog na yung isip niya. And one day, sabi niya sa kanyang sarili, Lord, sobrang napakahirap nito. Pero kakayanin ko, Lord, kasama kita. For 1 year, ganun yung kanyang nararanasan.
distinct year na kung saan nararanasan niya yun na nandun pa rin yung pagsubok, hindi pa rin natatapos, pero hinaharap niya yung pagsubok. At sabi niya, Lord, kailangan ko harapin to, kailangan ko to, Lord God, na mapagtagumpayan. Step by step, na magtatagumpayan niya, na magtatagumpayan niya. At pagkatapos, sabi niya, one day, ginising siya ng Lord. Madaling araw, 3 a.m. plus. Sabi niya, Lord, ba't ako nagising ang aga pa? Nanalangin siya. Pagkatapos siyang manalangin, sabi ng Lord sa kanya, magpahinga ka uli, maaga pa. Tapos sabi niya, hindi, magtatrabaho na ako. Marami akong iniisip, di ba? Marami akong dapat responsibilidad na dapat tapusin. Pero sabi daw ng Lord sa kanya, hindi, matulog ka pa. Bumawi ka ng lakas. Physically, kailangan mong matulog. Physically, kailangan mong magpalakas. Pero spiritually, kailangan mong mamahinga sa aking presensya. At ibang klase yung pangungusap na yun sa kanya ng Panginoon. Ang sabi niya, ito ay nagdala sa kanya ng sobrang katapangan at kalakasan na sabihin sa Panginoon, sige Lord, magpapahinga na lang ako sa iyo. Gusto ko munang makalimutan tong mga iniisip ko. Kahit ngayon lang. Pero sabi sa kanya ng Panginoon, hindi mo kailangan kalimutan yung iniisip mo dahil iyan ay responsibilidad. Okay? Yan ay responsibilidad, hindi mo kailangan kalimutan, pero ang kailangan mong gawin ay manatili sa aking pag-ibig. Wow, ibang klase ito na kanyang naranasan. At sabi niya, sobrang punong-puno siya ng pag-ibig ng Diyos. At dahil sa pag-ibig na yun ng Diyos, siya po ay nagkaroon ng katapangan na lubaban uli. Pumunta uli sa church. Maglingkod uli sa Lord at sabihin sa Panginoon, Lord, handa na uli po ako. Handa na ako, Lord, na maglingkod uli sa iyo. Handa na ako, Lord, na harapin itong mga pagsubok na to. Dahil itong pagsubok na to, pwede naman itong matapos. Kahit hindi matapos, tapos sa isipan. So may ganun pong mga pagsubok, no? May mga pangyayari sa buhay na hindi mo maubos-ubos isipin, pinipilit mo namang ubusin. Diba? Pero kumbaga sa pagkain, na kumain ka na kumain, bunsol ka na. At dahil nabunsol ka, alam mo yung salitang bunsol? Yung sobrang, parang hindi ka na natunawan. Yan ang mababaw na salita dyan. Okay, hindi ka na natunawan. The feeling mo, uncomfortable na yung feeling. Hindi ka na kampante, hindi ka na at peace. Wala ka na kapayapaan. So ganun yung katulad ng pag-iisip mo sa mga bagay-bagay. Yung feeling mo, parang wala na tong katapusan. Subalit ito ay pakiramdam lang po. Hello? Iyan ay only in the mind. Nasa isip lang yan. At kapag sinabi mo sa Panginoon, Panginoon, pinipili kong isuko to sa iyo. Pinipili ko, Lord God, na ibigay to sa iyo. Dahil ikaw yung author and the finisher of our faith. Kapag inisip natin na ang Diyos ang may likha sa atin, sa Kanya tayo nagmula at siya rin yung tatapos nito, nagkakaroon tayo ng tinatawag na confidence. Yung confidence na tinatawag na, okay, God, ikaw naman ang lahat ng pinagmulan ng buhay na ito. Kaya sa iyo ito babalik, Lord. At kung titingnan mo yung Panginoon na napakalaki, ang sabi nga po, kailangan nating tingnan ang Diyos sa ating sitwasyon na siya ay may magagawa. Pero kung ang ating sitwasyon lang ang ating tinitingnan at wala ang Diyos doon, wala kang huhugutan ng lakas. At hindi mo masasabi na kahit sa pagtanda mo, kasama mo si Lord. Pero dito may namamanhikan ang Diyos sa atin na sinasabi, ako ang may lalang sa iyo, kahit pumuti na ang buhok mo, sa iyong pagtanda, sasamahan kita, iingatan kita. Yun po ang sinasabi rito. Meron po akong dalawang puntos na nais pong ipaliwanag dito. Una pong puntos, ang Diyos ang mag-iingat sa atin. Paano po natin mapapatunayan na ang Diyos ang mag-iingat sa atin? Sinabi po sa mga awit, 91 verses 1 to 4, ang sabi, siyang nagahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa pagkalinga ng makapangyarihan, ay makakapagsabi kay Yahweh, muugkat kanlungan. Naalala mo ba yung panahon na unang-una kang sumampalataya sa Panginoon, sobrang sayang-saya ka? Naalala mo yan? At pagkatapos halos lahat ng prayer mo, sinasagot ng Lord. Oh yeah? Naalala mo na? Talagang sobra, parang feeling mo, wala nang katapusan yung saya na yon. Pero gusto kong makita mo rito dahil
pinili mong magtiwala sa Diyos. Dahil nakita mo na kailangan mong magtiwala sa Diyos, kaya ikaw ay parang nakalutang sa alapaap. Sobrang saya mo, sobrang sigla mo, sobrang payapa mo. Wala pong pagkakaiba yung unang pag-ibig na tinanggap mo sa Lord noon at ngayon. Sa halip, ang pag-ibig ng Diyos ay lumalalim pa nga. Kung ikaw ay matagal ng Kristiyano, napakahalaga na makita mo yun. So, sabi po rito, ikaw ang aking Diyos, pag sinabi mong ikaw ang aking Diyos, Panginoon, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Verse 3, sa panganib at bitag, ikay kanyang ililigtas. At kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Lulukuban ka niya sa lilim ng kanyang malapad na pakpak. Sabi po rito yung keyword dito sa verse 3 sa bandang huli, sabi, at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Yung nung tinanggap po natin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, nawasak na po lahat ng sumpa. Hello. Nawasak na. Dahil si Kristo na yung nandiyan sa buhay natin. Kaya wag mo nang balikan yung sumpa. Ano yung sumpa? Sumpa ng kahirapan, pamumroblema, matatakutin. So kung matatakutin ka pa rin ngayon at Kristiyano ka ng ilang taon na, wag mong tanggapin na matatakutin ka. Amen? Kasi ang sabi ng salita ng Diyos, kung ano ang iniisip mo para sa iyong sarili, yun nga. Halimbawa, iniisip mo na natatakot ka, kinakabahan ka, hindi mo kaya. Kung iniisip mo gano'n, gano'n nga ang mangyayari. Oh yeah? Pero kung sasabihin mo, Panginoon, pangahawakan ko ang iyong mga pangako. Dahil ito ang sinabi mo, kaya ako po ay nananampalataya. Tulungan mo po ang mahina kong pananampalataya. Palakasin mo ako, Panginoon. Nagtitiwala ako sa iyo, Jesus. Yung maliit, na kasing liit ng butil na mustasa na pananampalataya, ito'y pinalalago ng Diyos. Can you imagine that? Yung butil ng mustasa, mas maliit pa po sa buto ng kamatis. Kung nakakita ka ng buto ng kamatis, mas maliit pa po dyan. Kaya po inihalin tulad na sabi, kahit kasing liit lang ng butil ng mustasa, ang iyong paniniwala sa Diyos, tutugunin ka ng Diyos. Yung bundok, pwede mong ilipat dun sa karagatan. Oh, wow. That's miracle already. Yeah. Himala po. At ganun po ang kalooban ng Diyos sa atin. Nais ng Diyos na makita natin, maalala natin na siya yung nagmamalasakit, nagmamahal sa atin. Subalit kung tayo po ay puno ng kapaitan, puno po ng pangamba, napakahirap pong makita yon. Kaya napaka halaga na malaman natin sa umagang ito, iwaksi lahat ng takot. Yeah? At ilagay sa sentro ng iyong pananaw, sa sentro ng iyong puso, sa sentro ng iyong pagpapasya, ang pangalang Jesus na makapangyarihan. Kapag inilagay mo siya sa sentro ng iyong pagtitiwala, sentro ng iyong pagpapasya, nasasabi mo, Panginoong Jesus, ikaw ay Diyos ng sitwasyon na to. May magagawa ka dito, Lord. Ikaw ay aking pagtitiwalaan. Ikaw ay aking mamahalin, sasambahin. At kahit na nakakaiyak ang sitwasyon, Panginoon, isusuko ko to sa iyo, sasambahin pa rin kita. Kapag ganun ang ating pinili, ito ang ating ginawa. Ito ay pagpili ng pananampalataya. Sabihin nga po natin pananampalataya. Kapag pinili natin yung pananampalataya sa Diyos, yung pagtitiwala sa Diyos, then yung katugunan ay ngayon, hindi bukas. Kung ikaw ay may karamdaman, pwede mong sabihin, ngayon na Lord yung kagalingan. Ngayon na Lord yung kagalingan. Nais ko Lord ng kagalingan. Nais ko Lord God na ikaw ay aking sambahin. Nais ko Lord God na ideklara ang iyong pangalan. So sa bawat lugar na iyong pinupuntahan, ikaw po ba ay napapaalalahanan na ang Diyos ay mabuti? Or minsan ayaw mo nang umalis ng bahay kasi iba ang naaalala mo. Oh yeah? Minsan, pag may kumakatok sa bahay mo, gusto mo bang pagbuksan? Minsan ayaw mo kasi baka sino na yan? Oh yeah? Napakahalaga na nakikita po natin na ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan. Hindi siya nagtatangi. Kahit na ikaw ay bagong Kristiyano lang ngayon, o matagal ka ng Kristiyano, ikaw man ay pastor o hindi pastor, ikaw man ay hindi care leader o care leader, you know what? Hindi nagtatangi ang Diyos.
Hindi siya nagtatangi. Ikaw ay kanyang sasamahan. Ito ay kanyang pangako. Sabi nga po, ang Diyos ay mag-iingat sa atin. Lahat ng sakuna, lahat ng salot, hindi yan para sa'yo. May bagyo na dumarating, hindi para sa'yo na matanggal ang bubong ng bahay mo. Okay? Hindi yan para sa'yo. Merong mga iba-iba ng klima, hindi para sa'yo ang sipon, ang abo, hindi para sa'yo yun. Oh yeah? Eh, pastora, naambunan ako eh. Hindi nga para sa'yo yung sipon. So what kung naambunan ka? So what kung naulanan ka? Merong minsang paniniwala ang Pinoy, pag naulanan daw o naambunan, sipunin na. Hindi mo talaga totoo yun eh. Ha? Nabasa ka lang eh. Parang shower lang yun na nag-shower ka. So hindi totoo yun. Dahil pinaniniwalaan natin, kaya po nangyayari. Madalas na nangyayari. Di ba? Minsan, bakit sa akin nangyari, pastora? Kasi pinaniniwalaan mo eh. Iniisip mo na, ala, sisipunin na ako kasi naman, naambunan ako. So you know, sometimes we feel that way. But don't feel that way. Huwag mong isipin na gano'n ang mangyayari. Bakit po? Kasi nga yun ang mangyayari. Kasi kung ano yung pinaniniwalaan mo, minimeditate ng isip mo, kung ano yung lagi mong pinapayagan na, oh sige na nga, okay na, gano'n ang mangyayari kasi ganito talaga ang buhay, talagang weather lang. Ganito talaga ang buhay. Minsan may sipon, minsan may ubo. Ganito talaga ang buhay. No! Fight against it. Amen? Paano mong ipa-fight yan? Normally, kailangan mong i-fight yan. Eat properly. Okay? Kumain ka ng masusustansyang pagkain. Matulog ka ng maayos. Kahit maulanan ka sa labas, hindi ka sisipunin. Hindi ka uubuhin. Bakit? Dahil malakas ang iyong resistensya. Plus, sinamahan mo pa ng salita ng Diyos. Na ang sabi ng salita ng Diyos, hindi ka iiwan ng Diyos, di papabayaan man lang. Ang Diyos, si Jesus ang ating kagalingan. Sa pamamagitan ng kanyang mga latay, tayo ay kanyang pinagaling. Oh yeah? So, napakahalaga na atin pong nakikita rito na any salot, ano ba yung salot na sinasabi rito sa aklat ng mga awit na ating pong binasa? Ito po yung mga sakuna na dumarating na parang, akala mo it's like, parang, kalikasan, gawa ng kalikasan. Nasasabihin natin na gawa yan ng Diyos eh, kalikasan yan eh. No. Ikaw ay anak ng Diyos. Kalikasan, ano ba yung gawa ng kalikasan? Yung bagyo, yung pagtangay ng malakas na hangin, pag tatangayin yung mga gamit mo, you know, baha. You know? Napakahalaga na makita mo sa iyong sarili na Lord, sa pang-araw-araw kong pamumuhay, kasama kita. Iingatan mo ako, pangako mo yun eh. Pinangako mo yun, Lord, na iingatan mo ako. Pinangako mo, Lord God, na kahit 2 a.m. na ng umaga na ako lang mag-isa sa lansangan maglalakad dahil wala akong choice. Oh, walang choice. Nandun ka pa rin sa gitna ng lansangan. Wala kang masakyan sometimes. Iingatan ka ng Diyos. Hindi ka ma-hold up. So minsan kasi iniisip natin, ala, may mga bad man sa paligid. Bakit hindi ka na lang manalangin at manampalataya sa Diyos kesa matakot at pag-isip ng kung ano-anong nakakatakot? Oh yeah? Is that make sense? Yeah. Napakahalaga na makita natin dito na bakit hindi na lang natin piliin yung pinakamabuti at pinakamaganda? Yes. Gustang dumarating ang mga bagay na hindi mo inaasahan. Subalit sa pagdating ng mga bagay na hindi mo inaasahan, napakahalaga na alam mo dapat kanino ka maniniwala. Kanino ka mananangan? Kanino ka mananampalataya? Kanino ka huhugot ng lakas at tapang? Oh yeah? Dapat alam natin na may Diyos na nagmamahal sa iyo, may Diyos na nagmamalasakit, may Diyos na magbibigay sa iyo ng tapang at lakas para mapagtagumpayan ang mga pagsubok na dumarating sa buhay. Palakpakan natin ang Panginoon for that. Siya ay Diyos. Siya ay Diyos. So, napakahalaga na ideklara natin na si Jesus ay Diyos sa ating sitwasyon. Si Jesus ay Diyos sa ating buhay. Si Jesus ay Diyos sa bawat relasyon. Si Jesus ay Diyos sa part, bawat parts ng ating body. Bakit po? Kasi inaatake yan eh. Ng sakit, ng karamdaman. Napakahalaga na atin pong sabihin sa ating katawan, si Jesus ang iyong Diyos. Kaya tanggapin mo ang lakas, ang tapang. Tanggapin mo ang panibagong sigla, panibagong pag-asa. Amen? So kapag po nagkakaedad na minsan takot tayo na mag-isa. Minsan takot tayo lumabas ng bahay. Lalo na kapag madalas kang natutumba yung hindi ka makatayo minsan, na minsan nanginginig ang iyong tuhod. Minsan nakakakaba yun mag-isa.
Pero gusto kong makita mo rito na kahit na nag-iisa ka, gusto kong i-meditate mo itong sinabi sa Isaiah 46 verse 4. Hindi, kasama mo ang Diyos. Amen? Kasama mo ang Diyos. Yung full AIDS, mararanasan natin to. Amen? Nitong nakaraan, nagpunta po ako sa El Nido. Nakasakay ko po sa airplane yung yung matandang 92 years old. And guess what? Sabi po dun sa bago pagsakay ng airplane, sabi, "Sir, kailangan niyo po ba ng wheelchair?" Sabi niya, hindi, ayoko, ayoko. Nagkakagulo sila at my back, sa likod ko. Kaya po na nakuha yung attention ko, lumingon ako. Paglingon ko, ngumiti ako sa matandang nakatayo ng straight. Okay? Straight na nakatayo at pagkatapos nakasmile. Sabi ko, ayaw niya ng wheelchair? Sabi niya, ayoko ng wheelchair. Tapos sabi ko sa kanya, kaya mo pang lumakad ng malayo? Kaya ko pa, sabi niya sa akin. And then, tinanong ko siya, ilang taon na po kayo? 92 years old. Can you imagine that? 92 years old, naglakad-lakad pa, sumakay pa ng airplane, ang layo pa nung lalakarin para makasakay dun sa aming eroplanong sasakyan. Ibang klase yung kanyang lakas, ibang klase yung kanyang tapang. Sabi ko, God, kung itong taong ito, 92 years old, nakatayo pa, naglalakad, how much more yung mga anak ng Diyos? How much more yung mananampalataya kay Kristo? O yeah, tayo ay nadadaya ng ating isipan. Napakahalaga na utusan mo ang iyong sarili. Narinig mo na ba yun? Yung utusan mo yung sarili mo, nasasabihin mo sa tuhod mo, tuhod, lumakas ka. Pag hindi, ewan ko na lang sa'yo. O yeah, in Jesus' name. Meron tayo rito ang kapatiran, hindi ko alam kung nandito siya ngayon. Ang sabi niya sa akin, takot na siyang lumabas ng bahay. Nawawalan siya ng pag-asa, nanghihina siya. You know what? Siya ay matapang na mananampalataya kay Kristo. Isinasaba ko siyang mag-mission sa Myanmar. Okay? Pero itong taong ito, one day nakausap ko na gano'n yung kanyang sitwasyon, na sobra po siyang discouraged, sobra siyang nalulungkot. At paulit-ulit daw siyang pumupunta sa doktor. At ang sabi daw ng doktor, magpahinga ka lang. Hindi daw siya nire-resetahan ng gamot. Eh samantalang, maraming masakit sa kanya. Ang sabi daw sa kanya lagi, magpahinga ka lang, huwag kang matakot. So hindi naman man lang daw siya nakahalata na ang sakit pala niya ay kaba at takot. Hindi pa lang siya nakahalata dahil hindi daw siya dinadiretsa ng doktor. So, pabalik-balik sa doktor hanggang sinasabi sa kanya ng doktor, magpahinga ka lang at hindi na siya pinagbabayad ng doktor. Yeah? So nakakatawa yung kanyang kwento. Hindi na siya pinagbabayad ng doktor dahil pabalik-balik at dahil sinasabi niya, Dok, ganito nararamdaman ko, Dok, meron ganito sa akin, Dok. Pero ang sabi ng doktor, magpahinga ka lang. And when we met, nang siya yung matend nung isang empowerment, I prayed over sa kanya, hindi ko alam yung kanyang sitwasyon at nanalangin ako para sa kanya sa pangalan ni Jesus. Kasi sobra na yung nararamdaman ko ng oras na iyon na palalakasin siya ng Diyos at yung tuhod niya bibigyan uli ng panibagong lakas. Hindi ko alam na may sakit na ganun yung nararanasan niya. Kinuwento niya after we pray. And then, ang sabi niya sa akin, and then afterwards, sabi ko sa kanya, oh, kumusta ka? And then, nag-invite siya for lunch. Sabi niya, let's eat sa labas, pastora. And then, marami kami. And then after that, hindi pa rin siya nagkwento. The next day, nagkita uli kami, ang sabi niya, sobrang discouraged siya at sobrang sakit daw ng tuhod niya, hindi na siya makahakbang, hindi na siya makalakad. Pero ang sabi niya, nung muli kaming magkita, ang sabi niya ay ganito, Pastora, wala na akong tungkod, naglalakad na ako ng diretso. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah for that. You know what? I imagined na sabi ko, Lord, kapag pala nagkakaedad na dumarating dun sa time na parang nadi-discouraged, yung parang nalulungkot ka dahil mag-isa ka. Kasi mag-isa na lang siya sa bahay. Pero gusto kong makita ninyo ito. Lalong-lalong yung may mga edad na ngayon, okay? Huwag yung tanggapin na ikaw ay matanda na. Okay? Huwag mong tanggapin. Okay? Magkaiba yung naaawa sa sarili. Magkaiba yun, okay? Bakit hindi mo tatanggapin? Kasi pwede kang bigyan ng lakas ng Diyos na katulad ng lakas ng agila.
Yeah, I believe on that. I believe on that. Ikaw man ay bata pa, ikaw man ay may edad na, meron din akong na-meet na isang bata pa, ilang taon pa lang siya, 30 plus years old, hirap na rin siyang maglakad. Sabi niya, nalulungkot siya sa buhay. Bakit po? Kasi kapag nalulungkot ka, yun po yung nagpa-paralyze sa iyong mga lakas, sa iyong kasukasuan, nagpa-paralyze dyan. Kung saan hindi ka na makagalaw. Pero pag masaya yan, gumagalaw yan, di ba? Umiindak yan. Okay? Kaya dapat piliin mong maging masaya kay Kristo Jesus. Tama? So napakahalaga na atin pong makita rito na yung Diyos na ang pangalang Jesus ay buhay at makapangyarihan. Palakpakan po natin siya. Siya ay buhay at makapangyarihan. Praise God! Praise God! Ang pangalawang puntos po, bago yung pangalawang puntos, nais kong basahin dito sa chapter 91 pa din ng mga awit, dito naman sa verses 14 hanggang 16. Ang sabi po dito, ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Amen? Yun yung sobra-sobrang pangako ng Diyos na minsan nakakalimutan natin. Nakakalimutan natin na meron palang mas makapangyarihan dun sa ating pakiramdam, dun sa ating naiisip, dun sa ating mga accomplishments. Dahil minsan akala natin, ito na nga yung buhay, dito na papunta eh. Sige, pagtanda mo, mamamatay ka na. Pagkatapos nito, okay, that's normal. No! Huwag kang pumayag na hanggang doon lang ang buhay mo. Okay, may edad ka na, nakapagtapos ka na ng mga, napatapos mo na ng pag-aaral lang yung mga anak, may mga apo ka na. That's accomplishment. Congratulations! Pero huwag kang huminto dyan na sasabihin mo sa akin, Pastora, matanda na ako at wala na akong magagawa. I don't believe that. Why? Habang may buhay, may hininga, may magagawa ka. Ikaw ay makabuluhan. Ikaw ay importante. At ang bawat isa ay binigyan po ng Panginoon ng responsibilidad. Kung ikaw ay magulang, part na responsibility mo to pray every day for your family. Manalangin ka araw-araw. Ikaw ay nasa bahay lang. Sinasabi ng mga anak mo, Ma, huwag ka na magtrabaho. Ito, may katulong. Bibigyan kita ng katulong. At sabi mo, ayoko ng katulong. Gusto kong magtrabaho. Gusto kong gawin yung mga trabaho sa bahay. But I want you to see this. Hindi lang, kung yun ay nagagawa mo, yung mga responsibilidad sa bahay nagagawa mo, yung normal, yung natural works, nagagawa mo pa, how much more yung pananalangin araw-araw? Oh yeah? Yung pagtawag sa Panginoon, you know what? Every time na tayo tumatawag sa Diyos, meron pong kapangyarihan na nare-release. Kaya po, hinahadlangan tayo ng kaaway ng ating kaluluwa na tumawag sa Diyos. Kasi, alam niya na kapag ikaw tumawag sa Diyos, diringgin ka. Alam ng enemy ng ating kaluluwa na kapag tayo tumawag sa Diyos, yun ay sandata natin. Yeah? Ito ay sandata. Kapag ikaw ay tumawag sa Diyos at nagsimula kang maniwala sa mga pangako ng Diyos, yun ay sandata mo mula dun sa mga pagsubok na dumarating sa buhay. Kaya't napakahalaga ng panalangin at napakahalaga po ng pagbabasa ng salita ng Diyos. At kung hindi mo pa naranasan ipanalangin ng iba, sige po, maging fruitful kang ipanalangin ang mga kasambahay mo. Panalangin mo sila. Yun lang muna. Yung responsibilidad mo nang yun. At pagkatapos, kung ikaw ay binibigyan ng Panginoon ng bigatin para sa iba, you pray. Ang Diyos ay Diyos na tumutugon ng panalangin. Kailanman hindi niya tayo ipapahiya. Siya yung Diyos na sobrang pinaparangalan ang kanyang mga anak na nananampalataya sa kanya. Ganun po siya. Nasisiyahan ang Diyos kapag ikaw ay nananalangin, nananampalataya, tumatawag sa kanya at sinasabi mo, Panginoon, may magagawa ka sa aking sitwasyon. Nasisiyahan po ang Diyos kapag ganun ang ating ginagawa. Subukan mo. Subukan mong ibigay sa Panginoon lahat ng agam-agam, lahat ng pag-aalinlangan. Sabi mo sa kanya, Panginoon, maging Diyos ka ng aking sitwasyon. Maging Diyos ka, Panginoon, ng aking pag-aaral para sa mga estudyante.
Maging Diyos ka, Panginoon, sa aking trabaho. Kung sasabihin mo na, madami ang katiwalian doon sa trabaho ko, maging Diyos pa ang Diyos sa trabaho ko. Yung ikaw lang mismo, yung responsibilidad na binigay sa'yo, okay? Na makita doon, masalamin doon, yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Nagagawin mo yung very best mo doon sa iyong trabaho. Amen? Nasasabi mo, Panginoon, I will do this for you. Para sa iyo to, Panginoon. You know what? Ang Diyos ay Diyos ng mga pangako na hindi napapako. Siya yung Diyos na sobrang-sobrang nangangako at ginagawa po niya ito. Yung pangalawang puntos po natin, si Yahweh ang ating pastol. Pag sinabing pastol, sa lumang tipan, kapag sinabing pastol po, ay talaga namang ang tinutupa, ang inaalagaan ay tupa. Okay? Tupa, pastol. Ibig sabihin, itong mga, ang karakteristik po kasi ng tupa, ay walang kakayanang lumaban. Walang kakayanang lumaban yan. At kapag po sila ay lumalakad, kung sino yung nauunang tupa, yun lang yung susundan nila. Ganun lang. Ganun yung tupa. That's the characteristic ng tupa. Ng sheep, okay? Kung sino yung nauuna, yun ang titingnan nila. Tinitingnan lang sino yung nauuna, okay? For example, 100. 100 po yung tupa. Kung 100 yung tupa, yung pinaka likod, sa huling-huling tupa, nakatingin lang siya talaga dun sa una. Kung ano yung nilalakaran nila, dun lang. Hindi siya titingin kung bangin na ba yung pinupuntahan. Wala silang ganon. Wala silang any na parang instinct na titingnan kung ano ito, ano yung pupuntahan nila. No. Titingnan nila ano yung sino na uuna at susundan nila. And you know what? Yung pastol, yun ang iniingatan niya na mapunta sa bangin ang kanyang mga inaalagaan. Kaya napakahalaga ng pastol. Napakahalaga ng someone na maglilid dun sa tupa. Okay? So, ang sabi po ng salita ng Diyos sa aklat ng mga awit din, 23, ang sabi po mula sa versikulo 1, ang sabi, si Yahweh ang aking pastol. Hindi ako magkukulang. Kung sasabihin natin na ang Diyos ay ating pastol, ibig sabihin perfect. Pwede ko bang marinig ang amen? Perfect. Kung perfect yung naglilid sa atin, kung perfect po yung gumagabay sa atin, then hindi po ba mas dapat na tayo ay magtiwala sa Kanya? Yeah! Napakahalaga na tayo magtiwala sa Diyos. At ang sabi po rito na hindi ako magkukulang, yun ang sabi po rito ni David, na hindi siya magkukulang dahil si Yahweh ang kanyang pastol, na kung saan sinasabi niya na kailanman hindi nagkulang ang Diyos sa akin. Okay? Ito ay buhay na patotoo na sinasabi niya. At ang sabi po sa versikulo 2, pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan. Ano ba yung luntiang pastulan? That is provision. Yung luntiang pastulan, that's provision. All your needs, clothing, shelter, food, you know, and many things, cars, you know. Napakahalaga na nakikita natin na it is God who provide for us. Because God, si God, ini-strengthen tayo, pinapalakas tayo, binibigyan ng karunungan tayo, kaya tayo nagkakaroon ng kakayanan na magtrabaho, kakayanan na magnegosyo, kakayanan na gawin yung parang imposible. Because that is God who works in us. Kung saan po mapapansin natin na si God concerned sa iyong mga pangangailangan. He is concerned. Concerned siya sa kailangan mo. Alam ng Diyos ano ang kailangan mo. Alam ng Diyos ano yung pinaka-best para sa iyo. Kung ikaw ay nakakaranas ngayon na parang nalungkot ka sa pangyayari, huwag ka namang matapos na nalungkot na lang. Yeah? Huwag mong hayaan na umabot pa yung matapos tong buwan na to na yung kaumpisa lang ngayon ng September, right? O huwag mong hayaan matapos yung buwan na to na nalungkot ka na lang. O diba? So napakahalaga na sabihin mo, Lord, pangako mo to eh. Ililid mo ako sa mainam na pastulan. Dinadala mo kami sa mainam na pastulan. Ibig sabihin, nagpo-provide siya ng mga provisions. Yung pangangailangan mo. Ipaprovide niya yan. Yung mga little details ng pangangailangan mo, ano yung mga little details na yan? Shampoo, sabon. O, di ba? Ha, Pastora, ganun talaga ka-detailed? Opo, ganun ka-detailed.
Gusto ng Lord na mabango ka, siyempre, ang nang mabaho ka. O, di ba? Gusto ng Lord na fresh ka. How much more dun sa mga payment for your loans, payment sa mga credits, cards, mga ganyan, mga payment sa ganito, sa ganon. O, di ba? Mas malaki yun. Sa shampoo at sa sabon. So, habang po ninyo nararanasan yung mga dumadaang pagsubok na yan, pinapalakas po ang ating pananampalataya. At sinasabi sa inyo ng Panginoon, manampalataya ka. Ikaw ay magkakalakas, magkakaroon ng katalinuhan para to earn wealth. We all have that ability to earn wealth. Amen? Lahat tayo merong ability na mag-produce ng wealth. Mag-produce. Bakit po may kakayahan tayo to produce wealth? Kasi meron pong unique ability na dineposit sa atin ng Diyos. That's a unique ability na mga ideas. So, hanapin mo yon. Ipanalangin mo. Kung ikaw ay nagpipray ng negosyo ngayon, pagpray mo muna na hindi kayong parang maloko ng iyong kasosyo. Yeah? O baka naman magkamali ka ng magpagbubukas ng negosyo na maglalabas ka na agad ng kalahating milyon sa iyong unang negosyo. So, hindi yun wise, right? Maglabas ka ng konti muna para hindi rin malaki ang mawawala kapag hindi naging matagumpay. O yeah? So, try and try until you succeed. Pero, hindi naman try and try until you maging bankrupt. So, hindi ganon, di ba? Be wise. Amen? Be wise. Ask God. I'm sure, somewhere, out there, nasasabihin sa iyo ng Lord kung ano ang iyong gagawin habang ka nananalangin. Amen? When you hear, when you listen to God, sasabihin ng Lord ano ang iyong gagawin. At ano ang kasunod na sinasabi rito? At inaakay niya sa tahimik na batisan. Ano yung tahimik na batisan? That's the place where you can be refreshed. That's the place na kung saan pwede kang mamahinga. Pwede kang mag-rest. At yun po yung tinatawag na sa presensya ng Diyos. Yung presensya ng Diyos na ikaw ay kanyang pagpapahingahin. At ang kasunod pong versikulo sinabi, pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan pagkat ikay aking kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo langis ay ibinubuho, sa aking saro pagpapalay lubos-lubos. Kabutihan pag-ibig mo, sa aking di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh mananahan. Sa piling ng Diyos. Nais ko pong sabihin sa iyo na yung sinasabing sa piling ng Diyos mananahan, hindi po ito yung pangalawang buhay. Ito po yung ngayon na pwede kang manahan ng punong-puno ng kapayapaan, punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng lakas na kasama si Kristo. Na hindi yung sinasabi mo na siguro sa pangalawang buhay na lang yun. No. That is now. Sabihin nga po natin now. Sa umagang ito, nais ko pong makita natin dito na ano yung sitwasyon natin? Paano mong sasabihin na si Jesus ay Diyos sa iyong sitwasyon? Paano mo sasabihin na, Lord, kung ikaw ay nasa sitwasyon na to, ano ang gagawin mo? So kung ikaw ay may mga bigatin o may panalangin na sinasabi mo, Lord, bakit ngayon hindi mo pa sinasagot yung panalangin ko? Gusto kong sabihin sa iyo sa umagang ito, stay at peace. Pumayapa ka. Pumayapa ka. Manampalataya ka. At magtiwala sa iisang Diyos na ang pangalan ay Jesus. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat. Sapagkat ikaw ay tunay na sa amin ay nag-iingat at patuloy na sumasama. Hindi lang po, Panginoon, nag-iingat, kundi isang pastol namin, Panginoon, na kami ay pakakainin at ipoprovide ang aming pangangailangan. Concern ka, Panginoon, sa bawat individual. Concern ka, Panginoon, sa bawat pangangailangan. At sa oras na ito, Panginoon, pagpalain mo ang gawa ng mga kamay
sa umagang ito. Ang bawat negosyo na mayroon sila, pagpalain mo. Ang bawat trabaho na mayroon sila, Lord, pagpalain mo. Kung ano yung nasa kamay nila ngayon, O Diyos, hayaan mo, Lord God, na ito'y pagyamanin mo sa pangalan ni Jesus at magtiwalas ang bawat isa sa amin sa iyo, O Diyos. Pinipili namin, Panginoon, na sa iyo ay manampalataya. Tulad ng yung pangako sa Isaiah 46 verse 4, na kahit na pumuti ang aming buhok, sa aming pagtanda, nananatili kang tapat sa amin, sasamahan mo kami, iingatan, aalagaan. Lord, right here, right now, move by your Spirit. I ask God for the revelation of your Holy Spirit today. Reveal yourself, God, through the power of your Spirit in Jesus' name. Just come, Lord, come. Come, Holy Spirit, come. Tumawag po tayo sa Panginoon sa oras na ito. Isuko natin ang lahat ng nasa ating isipan o bumabagabag sa iyong isipan, bumabagabag sa iyong kalooban. Sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, sinusuko ko sa iyo ito, bumabagabag sa isipan ko, bumabagabag sa aking kalooban. At pinipili ko, Panginoon, na sa iyo ay magtiwala, O Jesus. Jesus na makapangyarihan ka. Fill us. Break the yoke of slavery, God. Break the yoke of problems in Jesus' name. Problems and worries, I say no to that in Jesus' name. Hindi para sa amin yung pag-aalinlangan. Hindi para sa amin yung pag-aalala sa pangalan ni Jesus. Sapagkat ang para sa amin ay kapayapaan. Sa gitna ng mga pagsubok, may kapayapaan, may kagalakan, may kalakasan. Salamat, Panginoon, sapagkat iyon ang kalooban mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Lord, we will endure pain. I ask God for a long suffering. The name of the we will endure pain, God. We will be able to endure pain. In Jesus' name. Lord God, I pray in the name of Jesus that anointing, God, of endurance. In the name of Jesus. I speak, God Almighty, the anointing of patience. In the name of Jesus. We will be patient, oh God, about things happening in us. We will stay in the attitude of believing. In Jesus' name. We will stay in the attitude of faith. In Jesus' name. In Jesus' name. Because you are bigger than any situations. Bigger than any problems. Bigger, God, than our feelings. In Jesus' name. In Jesus' name. Receive peace today. Receive peace today in Jesus' name. God is a God of miracle. God is a God of healing. God is a God of increase. God is a God of abundance. In Jesus' name, come Lord, come. We embraced you, Jesus. Sa oras na ito, just receive. Receive and believe. Believe and receive in Jesus' name. In Jesus' name. Amen.